Ma'am, ito po yung menu namin, ma'am. Ano bang order niyo? Gusto ko kare na macchiato. Sir, sa'yo. Kailangan nata gaining self-service. Mga pagila, good day, panibagong araw, panibagong gila na naman tayo mga pagila. So, sa araw na ito, nandito kami sa Kapas Charla. Isa sa pinagmamalaking ng Paspas Kapas is itong si Cafe Josepina. Ayan. So, kasi si Cafe Josepina is located at dito siya sa Talaga, Kapas Charla. Na MacArthur Island. Along MacArthur Island. Siyempre, ang may-ari nito ay ang beloved mayor ng Kapas Charla. Ayan. Si Mayor Ricard. Eh, siyempre. Ayan, so, they offer pasta. May mga breakfast din, appetizer, sandwich, salad, rice meal. Siyempre dahil cafe ito, hindi naman mawawala yung coffee. So they serve hot coffees, iced coffee, frappuccino, may mga tea. Yan, yun yung mga ano nila. So, mura lang oh, may 78, 139. Yan, super, super mura lang siya. So, if you have time, if you want to chill, so you can visit here in Cafe Josepina, along MacArthur Highway lang siya, Kapas, sa Barangay Talaga. So mamaya itutour namin kayo dyan sa labas. Maluwang yung vicinity. Tsaka tignan natin kung pasok sa banlasan natin yung mga coffee nila dito. Okay, so see you later! Hello po. Tulog na po kayo? Anak po. Kaya mag-copy ka? Anak po, kaya copy ka. Here at? Cafe Josepina. Okay, so we have our orders na. Mine is matcha talaga. I love matcha. So nag-crop ako dahil ang init talaga. So for gritty, it's chocolate. Java chips? No, chocolate frappe. Ha? Ano ba yun? Chocolate frappe. Yes, sa'yo. Nang ganun sa'yo? Java chip. Ma'am, ganun sa'yo? Caramel macchiato. Caramel macchiato. Chocolate chip cream. Chip cream, okay. And dahil busog na kami, nagkita na kami, isang slice ng carrot cake. Yeah, tikman natin. For me, no. Kasi yung, magkano to? Yung price yata nito is nasa 1. Yung mali, small nila, para nasa 59. Chocolate chip cream. Chocolate chip cream. Ayan, nag-aaway po sila na hindi pasok sa banga yung panlasa actually. Sorry, but we're just saying the truth. Ayan, is siyang legit. So, yun. Malamig siya. Oo. Masarap ba yan sa'yo? Sa akin may kulang. Ma, kumusta yung carrot cake nila? Tata. Mataba. Hindi pa rin. Ako ang huhusga, ladies and gentlemen. Sa akin okay lang, sakto lang siya. Yes. Para sa akin, yes. Ayun nga, so kami, nagtatalo na kami ladies and gentlemen, mga pagila. So siguro, depende na sa sa panlasa yan. Pero for me, okay naman yun sa cake, pero yun sa matcha ko, hindi ganun. The cake, 1 to 10? Mga 8, pero hindi perfect. O ayan mga pagila, dahil bago nga ito si Cafe Josepina. And maraming pumupunta talaga, maraming tao na pumupunta dahil siguro sa lugar, sa place itself. But then again po, sa hoping na sana sooner or later is mabago nila yung mga coffee nila na mas kasahan pa nila dahil matapang. Yun lang, hindi ako nasiyahan. Yeah, sorry to say but yun sa amin kasi, it's just a real fact. Na siyempre, nag-Starbucks tayo, karamihan naman sa atin.
Kasi syempre, na-compare natin doon yung sa price nila. So, medyo mura lang sa kanila, mga 20-30 pesos. Pero doon sa quality, hindi masyadong ano. Pero but, ano, bigyan natin sila ng chance, siguro. Drinks lang itong in-order namin. Try nyo kung pupunta kayo dito. Yung iba nilang food. Meron silang rice, meron silang mga salad, cakes, ganon. So, huwag niyo po kami ibabash. Yun lang yung review namin dito sa ano, sa mga coffee, sa mga drinks na in-order namin personally. Yun lang. Tsaka sabi nga namin dito, yung taste bud kasi namin, mataas na yung power. Parang hindi naman. So yun. Ano yung Gordon Ramsay? Maraming lang tayo natikman ng set na crab, na serve na coffee. At lalong-lalo na ito. Kasi ano siya, favorite niya yung matcha ever since kahit sa ang mga Milky Nokias, tapos mga coffee shop. Talagang siya yung maghuhusga kung anong lasa ng matcha. At syempre, dahil ito yung nakagaw na ng iba-ibang bansa at saka nakagaw na ng Japan. So alam niya talaga kung ano yung panlasa ng matcha. Tama, Mamshi? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi, basta wala lang. Yung basta itong matcha na to, hindi siya, wala siyang sipa o yung aroma ng ano. Medyo kulang. Medyo kulang. Yun lang yung sa amin. Sana, yan. Mag-improve next time. Kung ma-ano man nila, mapanood man nila tong video na to or yung vlog na to. Sana medyo makita nila or ma-improve pa nila yung kanila mga food and drinks. Pero hindi pa namin sure yung sa food. Hindi pa namin natitikman. Yun lang yun sa aming mga pagila. So ayan mga pagila, mamayang konti lalabas kami sa labas. Papakita namin sa inyo ang ganda at galing dito sa Cafe Josefina. Dahil di tayo nasayahan sa drinks, tayo na lang bumawi sa ano, sa lugar, sa view. At dito po tayo sa Burnham Park. Welcome to Baguio City! Welcome to Burnham Park, mga pag-iwi. Ayan, may kayak na sila dito. Ayan mga pag-iila, kahit hindi kami nasarap sa food, isa lang masisigurado na. Drinks lang drinks lang tayo man. Ay, drinks pala. Drinks at saka yung cake dahil hindi kami nasarapan doon. Ayan, makikita naman, sulit sa mata. Sa mata na lang kayo kakasarapan sa ting at sa view. At yung mga activity itself na pwede nyong gawin dito sa... Ayan. Kuya, anong yung meron dito? Maliban sa may pool, ganyan. May ano din, function hall. Ganyan, ano pa, may ATV, ganun pa. Ano pa yung activity na pwedeng gawin? Ano pa yung mga kayak, ganun lang. Yung boat. Oo, yung mga boat. May simbahan. Ah, may simbahan sila. Doon pala. Thank you, kuya. Siyempre, ayan, kapag nandito ako sa Kapas, parang nasa Burnham Park ka na rin. Wala. Ayan, makikita mo naman. Ayan. Oo, parang siyang Burnham Park yung style niya. Yung dati nga. At saka dito talaga yung tubig puno. Sa Burnham Park, di ba kalahati na? Saka gusto niya kasi ng ganyan. May pekse na sila. At syempre mga pag-iila, yung event place nila dito, good for 350. Oo, laki. Ang laki ng function hall talaga. Malaki at mahaba. Meron din sila dito mga room na pinapa, ano na, good for a day, gano'n. Nasa 4-pack, nandun sa likod. Nandun din. Yes. At syempre, dahil nga malaki itong si Villa Josefina, ayan, maluwang po yung parking lot. Hindi po kayo mga problema. Kahit magdala kayo ng 10 bus, okay na okay. Siyempre mga pag-ilang dito pa rin tayo sa Burnham Park! Sa totoo lang mga pag-ilang namin talaga namin si Baguio City. Kaya dito na lang kami pumunta dahil lockdown pa hanggang
tapos ah. Ayan, yung mga netizen na walang ano talaga, iiwanan na yung pinag-inumin nila. At syempre, dahil nga pag-iila, tayo gagaya din tayo. Diba? The trash can is everywhere, pero iiwanan nila dyan yung pinag-inumin nila. So, ayan nga, mga pag-iila na sa discipline talaga yan. Kasi sa mga ibang no, lugar, yung mga bagay na ginagawa natin sa lugar natin mismo, hindi natin gagawin sa ibang lugar. Gaya ng pag-yosi-yosi sa daan. So, mga pag-ila, yan natapos yung isang araw naglaan natin at nakapagkape na tayo sa Cafe Josefina. Yun na nga, pauwi na kami at syempre bukas maagang lakaran at maagang pag-ila namin. Bukas syempre sasabihin namin kung saan kami gigila sa mga bagong videos na aming i-upload. Kaya sa lahat ng naghihintay, pasensya na po kung hindi po kami nakakapag-upload ng mabilisan sa mga kapag-ila natin. Pero sooner or later, sabi nga namin, marami pa kami dapat puntahan at ipakita sa inyo kung paano kaganda at kagaling ang mga lugar na pupuntahan natin dito all over Philippines. Ayan. Siyempre, together with our guest for today, ayan, si Ma'am Shia at ang kanyang anak na si Shai. So, mga pag-ilas na lahat na hindi pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, just like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell button para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos! Labush, mga pag-ilas!